Hello everyone! For today's video lesson ay itutuloy natin ang assessment problem number 3 to 5. Ito ay para sa mga grade 9, week 8, 4th quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! So, congratulations! Nandito na kayo sa pinaka-last part ng inyong module. So, maraming salamat sa inyong suporta mula nung first quarter kung nandito na kayo. At kung anumang quarter na kayo nandito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At sana, suportahan nyo pa rin ang channel na ito kahit grade 10 na kayo. Okay? So, kita-kits tayo next school year. So, dito na nga tayo sa problem number 3. From the rooftop of a building, Nestor observes a tree and a house. The angle of depression of the tree is 40 degrees and that of the house is 20 degrees. If the distance between the tree and the house is 11.25 meters, find the distance of Nestor from the house, round to the nearest hundredth of a meter. So, suppose nandito si Nestor and ito yung basis natin, di ba? At ang angle of depression ay pababa. So, yung angle of depression of the tree daw is 40 degrees. So, ito yan, yung buong yan. And then, yung house naman is 20 degrees. So, ito naman yon. So, ang kukunin natin na triangle ay ito. Ibig sabihin, isusubtract natin yung kabuuan dito sa angle na to. Kasi ibabawas natin. Kasi ang given lang ay itong buong to. Kaya ang gagawin lang natin, isubtract lang natin yung 20 from 40. 40 minus 20 equals 20 degrees. So, 20 degrees na itong angle na ito. Gets ninyo? And then, yung measurement daw ng distance between the tree and the house is 11.25 meters. Find the distance of Nestor from the house. So, ang hahanapin natin is itong side na to. And this is side B. Suppose, mag-extend tayo dito or maglagay tayo ng imaginary line. So, di ba, makaka-form tayo dito ng angle na 90 degrees. Suppose, this is 90 degrees also. Ibig sabihin, isubtract natin yung 40 sa 90 degrees para makuha yung angle na to. Itong angle na to. So, 90 minus 40 equals 50 degrees. Para makuha natin yung angle dito na nasa labas ng angle B. So, 90 at diba isusubtract lang natin yung sum ng dalawang to. 90 plus 50 equals 140. And 180 minus 140 equals 40 degrees. Kaya 40 ito. So, yung triangle na to, diba may 90, may 50, may 40. Dito naman sa triangle na to, meron na tayong 20 degrees dito. And since itong line na to ay linear pair, ibig sabihin, supplementary sila. Kaya, mag-subtract tayo sa 180 ng 40 degrees para makuha natin yung measurement ng angle B. So, 180 minus 40 equals 140 degrees. Para makuha natin yung measurement ng angle C, i-add lang natin yung dalawang angle and i-subtract natin sa 180. So, that is 20 plus 140 equals 160 and 180 minus 160 equals 20 degrees. So, the measurement of angle C is 20 degrees. Okay? Now, ang tinatanong is ano yung measurement ng side B? And para makuha natin yung measurement ng side B, gagamitin natin yung formula na sine A over A equals sine B over B. By substitution, that is sine 20, kasi yun yung angle A natin, over ang side A natin is 11.25
equal sign, ang angle B naman natin is 140 over B. Then, cross multiply, that would be equal to B times sine 20 equals 11.25 times sine 140. Then, para makuha natin yung B, i-divide natin both sides by sine 20. Para makancel yung sine 20, yung B na lang yung matitira, and that would be equal to 11.25 times sine 140 all over sine 20. Using your calculator, pindutin nyo lang yung 11.25 times sine 140 all over sine 20 equals 21.14 meters. Sorry, this should be meaning the distance of Nestor from the house is 21.14 meters. Be careful kayo kasi inibahan ko yung value dyan. Then, number 4, point A and B are on opposite sides of Yambo Lake. From a third point C, the angle between the lines of sight to A and B is 46 degrees. So, the angle between the lines sight of A and B is 46 degrees. Kaya yun yung angle C. If AC, ito, is 350 meters long, and BC, ito naman, is 286 meters long, find AB. Ibig sabihin, ang hahanapin natin dito ay yung side C. Kasi yun yung katapat ng angle C. Ano yung given natin? Meron tayong side, included angle, and side. Ibig sabihin, ang gagamitin natin ay law of cosines. And the formula is C squared equals A squared plus B squared minus 2 times A times B times cosine C. By substitution, that would be equal to 286 squared plus 350 squared minus 2 times 286 times 350 times cosine 46. Using your calculator, so bonus nyo na to, same given, 286 squared plus 350 squared, pinagsama ko na, is equal to 204,296. Minus the value of 2 times 286 times 350 is 200,200 times cosine 46. And then, kunin natin yung value nito, 200,000 times 200 cosine 46 is equal to 139,070.61. And then, isubtract natin dito, magiging 65,225.39. So, ang kailangan natin is yung C lang. Ibig sabihin, get the square root of both sides. Or the square root of C squared is equal to C. And the square root of 65,225.39 is equal to 255.39 meters. Okay? So, the measurement of side B is 255.39 meters. So, ganun lang siya. And then, lastly, number 5, a weight is supported by cables attached to both ends of a balance beam as shown in the figure. What angles are formed between the beam and the cables? Suppose this is angle A, angle B, and angle C. Yung katapat ng angle A, side A, di ba? Katapat ng angle B ay side B at yung katapat ng angle C ay side C. So, meron tayong given na side, side, side. Ibig sabihin, ang gagamitin natin ay law of cosines. Kasi side, side, side yung given. Unahin muna natin kunin yung angle A. And the formula is cosine A equals B squared plus C squared minus A squared all over 2 times B times C. By substitution, that is cosine A equals, ang B natin is 90 squared plus ang C naman natin is 45 squared minus ang A naman natin is 60 squared all over 2 times 90 times 45. Using your calculator, 90 squared is 8,100 plus 45 squared is 2,025 minus 60 squared is 3,600 all over 2 times 90 times 45 equals 8,100. Simplify the numerator, 8,100 plus 2,025 minus 3,600 equals 6,225. Then, i-divide natin sa 8,100, that would be equal to
Ayan, yung value niya. So, kukunin natin lahat para makita ninyo yung kung ano talaga yung value niya. And then, para makuha natin yung angle A, kailangan natin kunin yung inverse cosine ng numbers na to. So, pindutin nyo lang yung shift, cosine, then answer, or pwede nyo namang i-input lahat to, is equal to 36.34 degrees. So, nag-round to the nearest 100th ako. The measurement of angle A is 36.34. Now, pwede na nating makuha yung angle C by using the law of sines kasi meron na tayong angle A, side A, and then side C. And that is sine A over A equals sine C over C. By substitution, that is sine times 36.34 over 60 equals sine C over ang side C natin is 45. Then cross multiply, 60 times sine C equals 45 times sine 36.34. Para makuha natin yung sine C, i-divide natin both sides by 60 para makancel yung 60 dito. And then ang matitira na lang ay sine C equals 45 times sine 36.34 all over 60. Using your calculator, that is 45 times sine 36.34, mag-equal palagi, divided by 60 equals 0. Ayan. And then, para makuha natin yung inverse sine niya, pindutin yung shift, then sine, or kung meron kayong arc sine, yun na lang. Answer equals 26.39. Okay? Ibig sabihin, yung measurement ng angle A ay 36.34, yung angle C naman ay 26.39 degrees. So, again, congratulations dahil tapos na ninyo ang inyong mga modules. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Enjoy your vacation. Make it productive. At once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!